Ito ay tunay na kwento ng pitong estranghero na piling tumira sa isang bahay. Sama-samang magtatrabaho at i-re-record ang kanilang mga buhay. Abangan ang mangyayari kapag ang mga tao ay tumigil sa pagiging magalang at nagsimulang maging totoo. Ang Tunay Na Westwood! Woo! Punta ka sa Super Bowl! Ako si Natasha. Ako ay 20 taong kulang at galing ako sa mga mahirap na kaya ng artisya. Dati akong nasa juvie dahil sa hindi pagpasok sa paaralan. Umasa ako na walang sinuman sa bahay ang magsasabi sa akin kung ano ang dapat kong gawin. Hindi ako sanay sa mga patakaran. Matigas ang ulo ko. Ay! Meron akong pepper spray sa keychain ko? Shoo! Ano ba ang problema mo? Itatanong ko lang, ikaw ba ang roommate ko? Pakiusap, Diyos ko. Hindi ko sana siya roommate. Ay, oo, roommate tayo. Pagpasensyahan mo ako. Nakakatakot ka. Kumusta? Ako si Donnaly. Taga-Chino nas ako. Baka isipin mo na ako ay mababaw, mayaman at magandang babae. Pero hindi. Masigit pa ako doon. Inaasam ko na makita ko ang aking nakatagong lakas, gumawa ng mabuti sa mundo, at tumulong sa mga tao. At hindi lang tumitig at isang maganda. Ako si TJ. Taga-Palmdale ako. Ako ay 19 na taong gulang. Hindi ko talagang gusto na gumawa nitong reality show. Pero medyo pinilit ako ng mga kaibigan ko para sumali dito. Hindi ko alam kung bakit nandito ako. Inaasam ko na maging professional na tagaluto dahil sabi ng mga kaibigan ko na masarap ang luto ko. Sana magustuhan din ng mga bagong roommates ko ang mga pagkaing lulutuin ko. Kailan kaya ako makakilala ng isa? TJ! Saan siya? TJ! TJ, saan ka na ba? Ako ang roommate mo! Kumusta? Ako si TJ. At ako si Paloma. Nagagalak ako na makilala ka. Nagagalak ako na makilala ka. Nagagalak ako na makilala ka. Makilala at makilala ka. Bakit ka kumakanta? Bakit hindi? Ang ganda ng araw ngayon at mas mahusay dahil nandito na ako. Sharam! Sana malaki ang bahay namin para malayo ako sa'yo. Ano? Oh, wala lang. Sabi ko na magandang buhok mo. Oh. Ako si Paloma. At huwag mong makalimutan yan. Ako ang pinakamatalino, pinakamaganda at pinaka-sexy na babae sa bahay na ito. Talagang isa lang ang aking layunin sa mundo. Na maging superstar ako. Tuwing pipirma ako ng pangalan ko, naglalagay ako ng between pagkatapos para naaalala ko na ako ay isang between. Kung hindi ninyo naririnig yon, ito lang ang sasabihin ko sa inyo. Huwag kayong humarang sa daanan ko. Ikaw ba si Justin? Oo! Oh, si Angelo ka? Oo, oh, kumusta ka? Mabuti naman! Nagagalak ako na makilala ka. Nagagalak din ako na makilala ka. Alam mo ba kung saan ang aming bahay? Oo, oh, malapit lang. Doon. Ako si Angelo. Taga Los Angeles ako. Ako ay 19 na taong gulang. Gusto ko ang mga babae. Maraming babae. Yung maging wet. Sana may mga magandang babae sa bahay para makipagsaya ako sa kanila. Oh, gusto ko ang mga sports. Kasi gusto ko ng mga larong macho. Mukhang salbahe si Angelo. Ay nako. Heto,
Ako si Justin, taga San Fernando Valley ako. Gusto kong magsuot ng mga korbata. Ako ay mapangkutya nang huhusga agad ako ng mga tao. Gusto kong magsayaw at magduro sa mga bata sa mababang paaralan dahil busilak ang kanilang mga puso. Hindi katulad ng mga matatanda na nakapaligid sa akin. Sana matutunan ko rin na ang mga matatanda ay may mga pusong busilak din. Meron bang tao sa loob? Papasok ako! Ay, ang laki at ang ganda naman! Ako yata ang una. Ako si Aaron, taga San Diego ako. Gusto kong magsayaw at magpagsaya sa mga kaibigan. Kung gagawin mo ang mga gamit ko nang walang pahintulot, susuntukin kita sa mukha. Katulad ni Manny Pacquiao. At siguro, iiyak din ako dahil sabi ng nanay ko, ayos lang na ilabas ang nararamdaman. At sabi ng tatay ko, ay ayos lang manuntok. Huwag lang mga babae at mga bata. Nang dumating na sa bahay ang lahat, nakilala namin ng kunti ang isa't isa. At mainer ang pag-usap. At ay kapitong pugsa mga gawing bahay. Si Donnaly ay lilinisin ang mga bintana. Si Natasha ay lalabas ang basura. Si TJ ay mahugas ng mga maruming pinggan. Si Paloma ay magpupunas ng mga bagay. Si Aaron ay maglilinis ng banyo. Ako ay maglilinis ng mga tira sa frigidaire. At si Justin... Hindi tama yan, pare. Oo, dahil lahat ay pantay-pantay. Hindi mo kaming pwedeng sabihin kung ano ang gagawin na parang Hitler. Oo, ikinukumparo mo pa ako sa isang diktador? Kuminahan kayo itong ating unang gabi. Mas mabilis dumating ang drama kaysa sa akala ko at galing pa sa mga lalaki. Nakakainis siya. Oh, si Sarah, ano ang mga mahahalagang pag-aari ninyo? Ang aking manika. Dahil pinatitino nito ang isip ko. Manika, lumaki ka na. Ito ang huling ibinigay ng mga magulang ko bago nila ako iniwan. At Angli, huwag mo kong... At ikaw, Justin, ano ang inyong premium pag-aari? Ang mga anak ko. Ha? May mga anak ka? Pwede akong maging yaya nila? Kumakanta ako eh, ha? Huh? Hindi. Elementary school teacher ako. Gusto kong nakapaligid sa mga bata dahil mga inosente pa sila. Mga mabait at inosente pa sila sa mga mamasamang bagay sa mundo. Paglaki nila, matatanto nila na ang mga tao ay may mga masamang intensyon. Ano ang ginagawa mo sa libreng oras mo? Dahil mo ang mga bata sa iyong kwarto para maglaro. Oh, salbahe ka! Sumasayaw ako! Ako rin! Para makakuha ng mga babae, ay nagsasayaw ang iba. Hindi, para magsaya lang at pangwala ng stress. Maglaban tayo ng sayaw bukas para malaman kung sino ang pinakamagaling. Oh, sige! Palagay ko, inisip ni Justin na siya ang susunod na Michael Jackson. Mahilig siyang sumayaw at makihalubilo sa mga bata. Pero mahilig din akong magsayaw at bakit lagi niyang nakikita ang pinakamasama sa mga tao. Pagkatapos mabusog sa hapunan, tinanong ni Angelo kung gusto naming maglakong siya. Sinabi ni na Aaron at Justin na hindi dahil mag-e-ensayo sila para sa laban ng sayaw. Si Paloma ay naiwan sa bahay para kumanta dahil iyon lang ang ginagawa niya. Si TJ ay nasa kusina pa at nag-eksperimento sa pagluluto. Si Angelo, Natasha at ako ay uminom ng konti at nagpunta sa club.
nakalama kung kanino yung sistema ng musika? Ah, sa akin dahil kumakanta ako ng konti. Ah, pwede ko bang hiramin? Gusto kong mag-ensayo para sa darating kong palabas. Sige, pero huwag mong sisirain. Napakahalaga nito sa akin. Pangako, posing. Ang mga mikropono ay parang mga shota ko. Gusto ko silang hawakan, lagay sa labi ko, at pareho silang makinig ng boses ko. Maliban kung halikan ko ang mikropono, walang hahalik sa akin babalik. Hawak kamay, di kita iiwan sa paglatay. Dito sa mundo walang ating Paloma! Paloma! Pwede bang tumahimik ka? Pasensya na, hindi pwede. Natural kasi, sabi ng shota ko, kahit mga anghel, naririnig ito. Okay, pupunta na lang ako sa ibang kwarto. Narinig pa rin kita. Kailangan kong bumasa ng itong libro para mas gumaling ako. At kailangan kong mag-ensayo ng aking pagkanta kung gusto kong maging mas magaling. Hindi mo pwedeng hintayin ang talento. Mayabang si Paloma, mas diva pa siya kaysa kay Mariah Carey. Hoy! Ako ang unang nakita sa lalaki. Oo, pero sa akin siya pumunta. Oh, nakakainis kayong dalawa. Pagod na ako. Okay, sa kama ko. Baboy? Ugh, may isang bagay kayong sinasangon yunan. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. May nangyaring kakaiba na yung gabi. Nagsusuklay ako ng buhok katulad ng ginagawa ko tuwing gabi. 2,000, 2,010. At biglang nagkaroon ng mundo. Pumunta ako kay Natasha kung ayos siya at nakita ko ang isang multo. Ang bahay na ito ay minumoto at puno ng paranormal na aktibidad. Kaya natulog na lamang ako sa banyera.